banal na templo ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit. Purihin sa langit. Siyang lagi sa langit. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Dondon. Ika-apat na linggo sa karaniwang panahon, at ipinagdiriwang din po ngayon ng simbahan ang National Bible Sunday at Pro-Life Sunday. At sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nagdali
ng Espiritu sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may luubing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katunugan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin't kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong tinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niya maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niya makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito, hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayun din naman,
ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon. Sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito, bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Heso Kristo. Tayo po'y magsiupo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sisimulan ko ang aking pagninilay sa pamamagitan ng isang katanungan o dalawa. Kilala niyo pa ba ang inyong mga guro? At ang ikalawa siguro, alam niyo pa ba ang kanilang mga pangalan? Simula elementary o kinder muna
preparatory, tapos elementary, high school, at college. Ano? Siguro ang matatandaan lang ng iba ay yung may mga kakaibang naranasan sa guro. Lalo-lalo na yung mga bumagsak, yung mga gurong nagbagsak, yung mga gurong nagdisiplina. Ano? At hindi natin makakalimutan ang mga galing na mga guro na nagturo sa atin. Bakit ito ang ating pasakalye, introduction sa ating pagninilay? Sabi po sa ating ebanghelyo, na mangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Sabi po ni William Arthur Ward, patungkol po sa guro, sabi niya ay, "Mediocre teacher heals, but the good teacher explains, the superior teacher demonstrate, but the great teacher inspires." Galing po yan kay William Arthur Ward. Ano? At ang ating Panginoon bilang teacher ay lahat ng ito. Nagpapagaling, nagpapaliwanag, nagdi-demonstrate, at lalong-lalo na nag-i-inspire ng tao. Kaya nga, namangha ang mga tao nang marinig ang ating Panginoon. Sa ating pagdiriwang din po ngayon ng National Bible Sunday, napaka-importante na malaman natin ang kahalagahan ng Biblia. Ito po ang pinakadakilang aklat sa buong mundo, ang Biblia. Subalit, ang kapangyarihan ng aklat na ito, hindi sa pagmamayari. Ano? Dahil marami po sa atin at mayroong pag-aari ng Biblia, subalit nakadisplay lang ang Biblia. At pag binuksan ito ay dikit-dikit pa yung mga pages. Ibig sabihin ay simula noong mabili, hindi pa binubuklat. Ano? Ang kapangyarihan ng Biblia ay nasa salita. Kaya hindi po ito pang dekorasyon. Kung ang ating mga Biblia ay nakalagay lang po doon sa lagayan, wala pong kapangyarihan yan. Nasa salita na nakapaloob sa mga aklat na iyon, kung babasahin ng tao, doon magkakaroon ng kapangyarihan ang Biblia na iyon. Ito ang ating ipinagdiriwang, ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung titingnan po natin, sabi sa ating ebanghelyo na mayroong kapangyarihan ang ating Panginoon at ikinumpara pa siya sa mga eskriba. Ang sabi dito ay hindi tulad ng mga eskriba. Ano nga ba ang kapangyarihan na ito? Ano ang otoridad ng ating Panginoon? Tingnan niyo po noong pumasok ang isang tao na inaalihan ng masamang espiritu na pinapangisay ang tao nang sabihin ng ating Panginoon, lumabas ka sa taong iyan. Kapangyarihan na kung saan ay hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita ng ating Panginoon, kung hindi sa paggawa. At kung babalikan po natin ang public ministry ng ating Panginoon, sabihin lang niya sa taong may ketong, "Luminis ang iyong balat." Lumilinis ang taong ketungin. Pag sinasabi niyang mabuksan ang iyong bibig sa mga taong hindi nakapagsasalita, ipata, nabubuksan at nakapagsasalita ang taong pipi. At pag sinasabi niyang makarinig ka sa mga taong bingi, nakakarinig ang mga tao. Nang sumigaw siya na kahit si Lazaro'y 4 na araw nang nakalibing, "Lazaro, Lazaro, bumangon ka." Bumangon si Lazaro.
Ito yung kapangyarihan ng ating Panginoon na ipinagtaka ngayon ng mga tao. Bakit mayroon siyang kakaibang kapangyarihan, hindi kagaya ng mga iskriba? Ang kanyang pagtuturo ay nilalakipan ng kapangyarihan. Bakit kamo? Dahil siya nga po ang tunay na Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. May tatlong kapangyarihan tayong makikita sa ating mga pagbasa ngayon. Una, the authority of listening. Sabi sa ating unang pagbasa na kinuha po natin sa aklat ng Deuteronomio, ano po ang sabi doon? Na binanggit si Moises bilang isang karakter na mayroong pangako ang ating Panginoon na magbibigay ng propeta na kung saan ang propetang ito'y dapat pakinggan ng sangkatauhan. Dahil sino man ang hindi makinig sa kanyang salita, mamamatay. Mantakin niyo po yun, ang bigat ng parusa. At kung atin pong itutuloy ang pagbasa ng Deuteronomy sa aklat po sa Kabanata 28, ang ating binasa po ngayon ay Kabanata 18. Kung itutuloy po natin, bibigyan po tayo doon ng dalawang titulo sa Kabanata 28. Ang sabi po doon, ang mga pagpapala ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at kung papaano sila lilingapin ng Diyos. At ang ikalawang titulo, ang mga sumpa naman ng mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos at lalong-lalo nang hindi nagsasabuhay ng mga ito. Pag umuwi po kayo, hanapin niyo po ang Kabanata 28 ng Deuteronomy at makikita niyo po ang mga pagpapala doon at ang mga sumpa sa mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po na pinakikinggan ang salita ng Diyos dahil hindi maisasabuhay ang salitang ito kung hindi napakikinggan ng tao. The authority of listening. Ikalawa, the authority or relational authority. Ano ho? At ito'y makikita naman po natin sa ating ikalawang pagbasa. Ang sabi po doon sa ating ikalawang pagbasa, binata at dalaga na kung saan nakapukos ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi divided ang kanilang paglilingkod dahil wala silang pananagutan. Subalit ang ikalawa, lalaking may asawa at babaeng may asawa, na kung saan madi-divide ang kanilang focus dahil ang kanilang gagawin para sa ikalulugod, para sa kanilang asawa, lalaki man o babae. Ano ho? At ito ang ating unang pagbasa, relational authority. Bagamat sinasabi sa atin na maging number one sa atin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay, binata ka man, may asawa ka man, parating number one ang Diyos. Subalit mismo na ang Diyos ang nagsabi sa ating ikalawang pagbasa na mahahati ang pukos ng isang lalaki o babaeng may asawa dahil uunahin niya ang ikalulugod ng kanyang asawa. Kaya dito po nakatuon kung bakit ang mga pari o mga madre ay hindi pinag-aasawa para magpukos sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ho? Na bagamat hindi po ito pinipilit, this is an option. Dahil simula pagpasok ng seminaryo, simula pagpasok ng kumbento, sinasabi na po ito na hindi kayo pwedeng mag-asawa. Ano ho? Ibig sabihin, kung ikaw ay papayag na magpa-ordain dahil hindi naman po ito sapilitan, nakahanda ka na harapin ang kalalagayan. A relational authority, hindi ibig sabihin na ikaw ay walang asawa, wala kang relational authority, mas lalong ang dumadami ang iyong mga kapatid, mas lalong dumadami ang iyong pamilya pag ikaw ay isang parina o isang madre dahil lahat yan ay pagsisilbihan mo at paglilingkuran. Ano ho?
relational authority. Subalit, ang binibigyan lang po ng diin dito, ang paglilingkod sa Diyos, sa salita ng Diyos, na kung saan nakapukos ang mga walang asawa sa paglilingkod, sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Ang ikatatlo ay ang healing authority, at ito'y nandito sa ating ebanghelyo, ang pagpapagaling ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, sabi ko nga kanina ay kahit napakalayo pag sinalita ng ating Panginoon ay gumagaling at nagkakatotoo ang kanyang sinasabi. Naalala niyo po si Jairo, yung kanyang anak, na kung saan ay agaw buhay. At pagkatapos nito ay mayroong alagad si Jairo na nagsabing, huwag niyo na pong abalahin ang Panginoon, ang guro, ang ating Panginoon, dahil patay na ang iyong anak. Subalit ano ang sabi ng ating Panginoon? Manalig ka, mabubuhay ang iyong anak. At sinabi lang ng ating Panginoon na buhay ang bata. Ito yung kapangyarihan ng pagpapagaling ng ating Panginoon, dahil hindi po siya totoong tao lamang kung hindi siya'y totoong Diyos. At ito ang ginawa ng ating Panginoon para akayin ang mga tao at sumampalataya sa Kanya, akayin sa langit na tahanan na Kanyang ipinahahayag. Nawa ang ating pagdiriwang ng National Bible Sunday at Pro-Life Sunday. Naway maisa puso ng bawat isa ang kahalagahan ng salita ng Diyos, dahil sabi doon sa Kabanata 28 ng Deuteronomy, mayroong kalalagyan ang mga taong nakakaparinig, nakakakinig ng salita ng Diyos, subalit hindi nagsasabuhay nito. Lalong-lalo na yung mga taong ayaw pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya muli, ang kapangyarihan ng Biblia ay hindi nasa aklat, kung hindi nasa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Nawa, maisabuhay ng bawat isa na mapagsikapan na maisabuhay ang lahat na binabasa natin at napapakinggan sa mga ganitong pagtitipon. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bawat Kristiyano ay kabahagi ng mapagpalayang misyon ni Jesus, ngunit araw-araw tayong nakakaranas ng hirap na lubusang tumulad kay Kristo. Halina't magsumamo tayo para sa buong bayan ng Diyos. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan ay manatiling bukas sa mensahe ng mga propeta bilang pagpapakita ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging tapat ang mga propeta ngayon sa kanilang misyon at kailan may huwag silang manamlay dahil sa di pagkakaunawaan at kakulangan ng kagyat na pagtugon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway walang pag-aatubiling tanggihan ng kabataan. Ngayon ang mga saloobin at pamumuhay na salungat sa turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pag-ibig para sa Biblia ng iba't ibang Kristiyanong mananampalataya ay makatulong upang malampasan nila ang lahat ng pagkakahati-hati
At maibalik ang pagkakaisang idinadalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Naway lahat ng pamilyang Kristiyano, higit sa lahat ang sariling atin, ay magbasa ng Biblia araw-araw at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Panginoong Diyos, habang dinaranas namin ang hirap ng pagiging mga propeta sa salita at sa gawa, pakumbaba naming hinihiling ang tulong ng iyong biyaya. Nawa kami maging mga tapat na sugo ng Ebanghelyo at matatapang na saksi sa mga katotohanang ipinahahayag namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Bago mauna naligin sa karani kagurangan. O sana, o sana,
sa kagitaasan. O sana, o sana, o sana sa kagitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
bilang isang angkang tinipo ng ating Panginoon, buong pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Sa amin na kaharian mo, sumisunod ang lupa mo, dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakalisa. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain inyong lahat. At sumain inyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid,
Ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kalis ng pagbabasbas,
si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Surely good.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging na aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling ng iyong bigay kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo ang lahat para po sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Katlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sumbahin ang lang, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at hadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Para noong unang-una.